Kasi yung China is saying that the additional 4 EDCA sites could be provocative and could add tensions in the region, considering that 2 of the bases are there near Taiwan and the other one is near the South China Sea. Can we get your comment on this? Well, these are existing bases. Lahat ito existing na yan. Meron na talaga tayong meron na tayong kampo diyan na dati pa. At ang kaibahan lamang at sa ginawa natin dito ay yung EDCA ay binibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga our only treaty partner, which is the United States. We give them a chance to be able to come and help us in any way. Lalong-lalo na nag-umpisa talaga yan sa pagtulong sa mga disaster relief, ganyang klaseng bagay. Ngayon, ang pinagpilian natin ay ang pinaka na nakikita natin na madalas ay nagiging napipinsala sa mga bagyo, sa mga kung ano mga disaster. Ngayon, ang reaction ng China ay hindi naman siguro kataka-taka dahil ang aalala sel, pero hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Kaya't kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At hindi naman, ang ginagawa lamang natin ay patuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.